paalala ng kwento ay nanggaling sa aklat ng John chapter 2 verse 1 to 11. At mula dito, pagtutuunan natin ang pansin na nais ng Diyos na gumawa tayo ng pagkakaiba sa ating pamayanan. At para naman sa talata ng ating kakabisaduhin, ito ay magmumula sa Galatians chapter 6 verse 2. Panghuli, para sa mga layunin ng ating aralin, gagawin natin ang mga susunod. Una, isalaysay kung paano tinulungan ni Jesus ang isang bagong kasal sa kanyang sariling pamayanan. Pangalawa, ipahayag ang pagmamalasakit para sa kapanan ng ating sariling pamayanan. Magsagawa ng mga hakbang para makinabang ang ating pamayanan. Title ng ating kakantahin, Jesus Loves Me. Alam niyo na ito, di ba? Sabihan niyo ako, ha? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He will stay close beside me all the way. Thou hast led and died for me. I will henceforth live for Thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Magandang umaga mga bata, bago natin umpisahan ang ating lesson, ang Bible story, tayo muna ay mananangin sa Panginoon. Ipilitin niyo ang inyong mga mata at ating iluko ang ating mga ulo at tayo ay mananangin sa Panginoon. Kilang Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Hindi po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin, sa aming pong lesson na papalabas. Dalangin po namin Panginoon na lahat ng kanilang matututunan ng mga bata ay kanila pong may sa puso at may sa isip, Panginoon. Pwede niyo po silang bigyan, Panginoon, ng pagino na unawain, may apply sa kanilang buhay, at lumaki sila, Panginoon, na ito po ay kanilang dala-dala sa kanila. Hanggang sa ito po ay maging part na ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil nagiging possible pa rin po ang aming programa. Salamat po sa mga teacher na patuloy mo pong ginagamit sa programang ito, sa aming pong editor, at sa mga technical, Panginoon. Salamat din po sa prayer, Panginoon, ng aming church na ang programang ito ay makaabot pa, Panginoon, ng mga bata, Panginoon, at mga pamilya na sama-samang nanonood, Panginoon, ng inyong mga lesson at aral, Panginoon, hangos sa inyong banal na kasikatan. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa amin. At marami po itong maabot ng mga kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, sa araw na ito, matututunan natin ang tungkol sa ating pamayanan o komunidad. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pamayanan?
matutuklasan natin ito sa pamamagitan ng simpleng palaisipan na ilalagay sa ating screen. Subukan ninyong itugma ang mga lugar at tao sa ating screen. Sige mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang sandali para basahin at itugma ang bawat lugar at tao sa ating screen. Naitugma niyo ba ang mga lugar at mga tao, mga bata? Sige, tingnan natin ang sagot sa ating screen. Mga bata, ito ang mga tao at mga lugar na makikita natin sa ating pamayanan. Bakit kaya mahalaga ang bawat tao at lugar o grupo na ating nakita? Mga bata, ang isang pamayanan ay isang pangkat ng mga tao na nanirahan sa isang tiyak na lugar at may isang karaniwang gobyerno. Ang isang pamayanan ay bahagi ng isang bansa. Sa ating aralin ngayon, malalaman natin kung paano mamuhay sa ating pamayanan sa paraang nakalulugod sa Diyos. Malalaman natin ito sa buhay ni Jesus. Si Jesus ay nabuhay at lumaki sa isang pamayanan sa probinsya ng Galilea. Kaya pagminsan, siya ay tinatawag ng tao na tao mula sa Galilea. Ang pamayanan na kung saan si Jesus ay lumaki ay tinawag ng Nazareth. Isang araw, si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay inimbitahan sa isang kasalan sa Kana, isa pang komunidad sa Galilea. At ang kanyang ina ay dumalo rin. Ang piyesta ng kasalan ay napaka-importanting okasyon para sa mga Hudyo, ang sambahayang Israel o mga tao ni Jesus. Sa mga panahon na iyon, ang piyesta sa kasal ay maaaring tumagal ng isang linggo. Ang mga bagong kasal ay inaasahan na maghanda ng sapat na pagkain at inuming alak para sa mga bisita. Subalit sa mga pagkakataon na sa kasalan sa Kana, sila ay naubusan ng inuming alak. At ang ina ni Jesus ay sinabi sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, hindi mo dapat sabihin sa akin kung anong gagawin. Ang aking oras ay hindi pa dumating. At sinabi ng ina ni Jesus sa mga lingkod, gawin niyo kung ano man ang iutos niya sa inyo. Nakakita si Jesus ng anim na mga banga ng tubig sa lugar na iyon. Bawat isa ay malaki para malagyan ng 20 at 30 galong tubig. Ang tubig sa mga banga na ito ay inilaan para sa ritual na paghuhugas ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga nagsisilbi, punuin niyo ang mga banga na ito ng tubig. Sinunod nila si Jesus at pinuno ang mga ito ng tubig hanggang sa labi ng mga banga. At sinabi ni Jesus sa kanila, ngayon kumuha kayo ng tubig mula sa mga banga at dalhin sa taong namamahala sa kapistahan. Ginawa ito ng mga nagsisilbi at dinala nila ang tubig sa taong namamahala ng kapistahan at tinikman niya ito. Sa pagkakataong ito, ang tubig ay naging inuming alak. Ang taong namamahala ng kapistahan, hindi alam kung saan nanggaling ang alak. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo at mga tagapagsilbi lamang ang nakakaalam. At ang taong ito ay nasurpresa. Tinawag niya ang bagong kasal na lalaki at sinabi sa kanya, lahat ay inihain ang pinakamahusay na inuming alak sa una. At pag ang bisita ay nakainom na ng marami, inihahain naman ang ordinaryong alak. Subalit napanatili mong ihain ang pinakamahusay na inuming alak hanggang ngayon. Ang mga bagong kasal ay naisalba sa kahihiyan. At dito ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala sa Kana sa Galilea. At doon, pinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang mga disiplo ay naniwala sa kanya. Pagkatapos ng himala na ito, si Jesus ay gumawa pa ng napakaraming mga bagay para tulungan ang mga tao sa iba pang mga pamayanan sa kanyang bansa. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa totoong Diyos. Binigyan niya ng pag-asa ang mga wala ng pag-asa, pinakain niya ang mga nagugutom, pinagaling niya ang mga may sakit. Ang mga tao ay namangha sa kanyang mga turo at mga makapangyarihang gawa. At ginawa niya lahat ng mga bagay na may labis na kahabagan para sa mga tao. Mga bata, anong problema ang lumitaw sa kasal? Ang piyesta ay nawala ng inuming alak
at ito ay pwedeng maging isang malaking kahihiyan para sa bagong kasal. Paano tumulong si Jesus? Kinawa niyang inuming alak ang tubig. Ano ang iba pang mga bagay na ginawa ni Jesus upang matulungan ang kanyang pamayanan? Itinuro ni Jesus sa mga tao ang tungkol sa Diyos at binigyan sila ng pag-asa. Pinagaling niya ang kanilang mga karamdaman at pinawi ang kanilang gutom. At ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito na may labis na pagkahabag sa kanila. Bawat isa sa atin ay nakatira sa isang pamayanan. Anong uring pamayanan meron ka? Ano ang pinakagusto mo dito? Sinasabi sa ating aralin na si Jesus ay nagmamalasakit sa kanyang komunidad. Kasali siya sa mga aktibidad. Nakita niya ang pangangailangan ng mga tao at tumutulong siya para maresolbahan ang mga problema. Nais ng Diyos na tayo ay maging tulad ni Jesus, ang may pagmamalasakit sa ating komunidad. Anong mga aktibidad ang sinasalihan niyo sa inyong komunidad? Anong mga pangangailangan o problema na iyong naresolbahan? Kayo ba ay nagmamalasakit sa inyong komunidad? Nais niyo bang tulungan ang mga tao dito? Magandang hapon sa inyo, mga bata. Tayo naman ngayon ay tutungo sa ating application. Mga bata, ano ang pwede ninyong gawin sa inyong mga pamayanan o kapitbahayan? May mga ilang mga hakbang na pwede ninyong gawin. Una, tamang pagtatapon ng basura. Gumamit tayo ng mga basurahan sa ating mga kalye. Ipaghiwalay natin ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Mababawasan din natin ang basura sa pamamagitan ng hindi pagbili ng marami o sapat lang sa atin para konti lang ang mga basura na ating itinatapon. Pwede nating gamitin uli ang mga bagay na tayo ay meron, na tulad ng mga papel, bote, bakal o plastik. Pag ganito ang gagawin natin, mapipigilan natin ang mga sakit, polusyon at pagbaha sa ating komunidad. Pangalawa, magtanim ng halaman at mga puno. Pwedeng sumali sa ating barangay sa proyektong magtanim ng mga puno sa ating mga bakuran sa tulong ng ating pamilya. Ang mga puno ay nakakatulong na mapanatiling ang sariwa at malinis na hangin. Nakakatulong din ito para mapigilan ang pagbaha at nagbibigay din ng masisilungan at makakain para sa mga ibon. Pwede din tayong magtanim ng gulay at ibahagi sa ating mga kapitbahay ang ating mga ani. Pangatlo, tumulong sa proyekto ng simbahan sa pag-abot sa mga nangangailangan. Pwede kayong magbigay ng lumang mga damit at laruan na pwede pang gamitin para sa mga bata na dumalo sa programa ng simbahan. Pang-apat at ang panghuli, ipanalangin ang ating komunidad. Ipanalangin ang ating alkalde, punong barangay at iba pang lokal na mga opisyal ng gobyerno na nagsisilbing pinuno ng ating komunidad. Pwede nating ipanalangin na protektahan ng Diyos ang ating kapitbahayan mula sa krimen at mga sakuna. Pwede natin ipanalangin ang may mga sakit sa ating pamayanan. Ipanalangin natin ang bawat tao sa ating komunidad na makarinig
ng mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin siya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Bata, tayo naman ngayon ay dumako sa ating pagkakabisa ng ating life verse. At ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 6 verse 2. Sinasabi dito, "Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ." Sinasabi ng talata na ito ay dapat nating tulungan ang mga tao na sa anumang paraan na kaya natin. Sa ganitong paraan, sinusunod natin si Jesus. Ngayon naman, basahin natin ang sabay-sabay at malakas ang ating verse. Okay? Galatians chapter 6 verse 2. Ready? Read. Galatians chapter 6 verse 2. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Isa pa mga bata, handa? Basa. Galatians chapter 6 verse 2. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ngayon naman, sikapin natin huwag tumingin sa ating screen habang binabanggit ang ating verse. Okay, ready? Go! Galatians chapter 6 verse 2. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ang simbahan ay tinawag na katawan ni Kristo. Ang ating simbahan ay maaaring magsilbing mga kamay ni Jesus sa pamamagitan ng pagtulong na mapasan ng ang mga pasanin sa ating pamayanan. Tayo ay magbigay ng ating mga handog upang suportahan ang ating simbahan sa pag-abot sa pamayanan at pagtulong sa mga nangangailangan. Habang nilalagay natin ang ating mga kaloob, ating kantahin ang "I'm giving because I love Jesus." I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Ngayon naman mga bata, tayo ay umuko at tumikit para sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa araw nito. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na aming pinapakinggan. Ngayon po, Panginoon, para po sa aming pagkakaloob, dalangin ko po na buksan niyo po ang puso ng mga bata na sila po ay magkaroon ng kagalakan sa pagbibigay po ng kanila pong mga kaloob. Panginoon, gamitin niyo po at basbasan ang kanilang mga handog para po maging patuloy na kagamit-gamit sa inyong simbahan at pag-abot sa mga misyon pa at mga bagay na makakatulong sa inyong gawain. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga batang ito at ang kanilang mga pamilya at patuloy po silang matuto na magbigay po ng kanilang mga handog at gawin po ito para kayo po ay mapapurihan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hello mga bata! Bago tayo magtapos sa ating programa, tayo muna ay mananalangin. Iho natin ang ating mga ulo at pihit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na may-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay. Gabayan niyo po kami sa araw-araw, ganun din po aming mga teachers. Kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. God made the earth, we know. God made the oceans, He made the beautiful stars, we know. God made a woman, we know. God made a man, we know. He created them in His image, please understand. God created.
created.